Pumunta ka sa presko ni Attorney Finisher. Magpanggap ka media man. Nandito ang kapatid ni Sir. Saka yung batang kapatid ni Sofia Delgado. Leo, nandito ako para kausapin ka. Ako si Ana Manalistas. Kilala mo ang handwriting ko, Leo. It's really you, Ana. Manilipat mo ba sa pangalan ng anak ko ang kumpanya? Kahit na nandun na si Jessica? Tatanggapin sa korte ang will mo. Kailangan lang natin hanapin ang anak mo. Alam na namin kung nasan si Tricia. May isang problema lang, Leo. Galit sa akin ang anak ko. I need your help. I need your negotiating skills para magkasundo kami ng anak ko. Papunta po si Attorney Funasio sa dating bahay ni Sofia Delgado. Yan ang last will ni Madam Ana. Lahat ng ari-arian niya ay iniiwan niya kay Tricia Manalastas, ang kanyang nag-iisang anak. Pakisabi na lang sa kanya na sa iba na lang muna ipamana yung kumpanya niya. Hindi ko ako interesado. That makes sense. Galit sa atin si Attorney Funasher, so he might be using Sofia para gantihan ako. Tayo. Pero bakit niya pinigilan yung press con? Anong kinalaman ng kaso ni Sofia sa expose niya about sa anak ni Madam Ana? You know what, Miranda? Just to be sure, sabihin mo doon sa investigator mo na sundan pa rin si Attorney Funasher. Gusto ko lang malaman kung ano pa ang binabalak nila. Well, obviously, hindi ka mapipilit na tanggapin ang mana mo dahil sa galit mo sa ina mo. But since hindi pa naman ubos ang 15 minutes ko with you, let me tell you a story. May kukwento ako sa iyo tungkol sa former client ko. Yung dati kong kliyente, dinimanda at ipinakulong ang sarili niyang ama dahil sa estafa. Hindi siya pumayag na sa settlement, ayaw niya ng areglo. Nung nasa kulungan na yung ama, inatake sa puso, namatay. Laking pagsisisi ng kliyente ko. Pero wala na. Tapos na. Too late. My point is, minsan, well, madalas, nakakagawa tayo ng mga desisyon na dahil sa dala ito ng init ng damdamin, hindi natin naiisip kung anong pwedeng mangyari. What I'm trying to say here is, think about it. Give it time. Magdesisyon ka pag humupa na yung galit mo. Mahal ka ng nanay mo. Kung hindi ba naman eh, sinisiguro niya na sa'yo mapupunta lahat ng ari-arian niya pag nawala na siya. Attorney, kung totoo ho yung sinasabi ninyo, bakit ho ngayon ang lumabas yung will na yan? Bakit sa tinagal-tagal ang pagsasama namin, eh, hindi niya nabanggit din sa akin? Eh, mas maniniwala pa ako na ginawa niya yan pagkatapos kinalimutan niya dahil wala naman siyang pakialam sa akin, eh. Ang ibig sabihin ng attorney, hindi niya ako minahal. Oh, Bruce. Jopet. Ana? Andres, tulungan mo naman akong kumbinsin si Sofia na makipagpati sa akin, no? Alam mo naman siguro na para ito sa kabutihan niya. Tutulungan ko kayo magkasundo, Ana. Hindi dahil sa kayamanan mo, kundi para sa katahimikan niyang dalawa. Eh, pero sa totoo lang, wala rin nangyayari sa mga pakiusap ko sa kanya. Baka makatulong ang abogado mo. Dali po. I'm sorry, Ana. Ayaw talaga eh. Masyadong matindi pa ang galit sa'yo. Alam mo, nare-realize naman niya tama yung sinasabi ko eh. Pero ayaw makinig. Anong sabi nung abogado, anak? Ayun.
May last will and testament daw tong si Madam. Sa akin daw iiwan lahat ng kayamanan niya. Eh, pero hindi naman ako niniwala doon, Tay. Pero kung totoo yun, eh di ba dapat tanggapin mo yun? Tay, hindi ho ba kayo na nagsabi na ayaw niya na akong bumalik sa kumpanya na yun? Kung nagpapanggap ka lang, pero kung magtatrabaho ka doon bilang ikaw, bilang tunay na ikaw, di ba tama lang yun? Para saan pa? Ikaw na rin na nagsabi na masasamang tao ang nagpapatakbo ng kumpanya. Eh kung mapapalitan mo siya bilang tunay na may-ari ng kumpanya, di marami kang matutulungan. Mapipigilan mo pa ang kasamaan nila. Hindi. Tay, di bali na lang. Ayoko na bumalik doon. Ayoko na. Anong ibig mo sabihin? Dapat ko ulit siyang kausapin? Well, you know what they say. Everything to gain, nothing more to lose for you. O sige, hintayin mo na lang muna ako dito. Dali lang. Sofia, pwede ba tayo mag-usap? Naiwan ko muna kayo. Anong kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Ah. Oo nga, no. Yun ang kailangan mo. Para makakyat ka sa langit yung kapatawaran ko. Sige. Bigay ko yun sa'yo. Pinapatawad na kita. Ayan. Ano, masaya ka na? O sige na. Ano pa hinihintay mo? Alis na. Umakyat ka na sa langit. Total, sira na naman ang pamilya ko eh. Wasak na. Sige na, umalis ka na. Alis! Sofia, maniwala ka sa akin. Hindi na ito tungkol dun sa mission ko. Tungkol sa'yo na ito. Gusto kong ayusin yung buhay mo bago ako mawala. Ayusin ang buhay ko? Eh, ginulo mo nga eh. Dahil sa'yo at dyan sa kumpanya mo, namatay ang kapatid ko. Kaya huwag mong sasabihin ngayon na gusto mong ayusin ang buhay ko dahil kabaliktaran yung ginawa mo eh. Sinira mo ang buhay ko. Umalis ka na. Hello? Oh, Yani! Jopet, mag-iingat kayo ha. I think pinapasundan kayo ni Kuya Bobby. Kaya niya nalalaman lahat ng kilos niyo. Pinasusundan? Okay, sige. Salamat sa warning, mahal. Alam na namin gagawin namin. Okay, mag-iingat kayo ha. Oh, sige, sige. Love you, mahal. I love you too. Pinsan. Namumukha mo ba yung kotseng to? Yan yung investigador na bumubuntot sa atin na sinuhulan ni Madam, di ba? At sinusundan tayo ulit ngayon. Alam ko na kung anong gagawin ko. Dali lang. Sige, sige. Madam! Madam, may dati kang kaibigan na bumabalik. Sino? Nasa likod ng sasakyan na pula. Sige. Oh, saan pupunta yun? Ikaw,
Di ba binayaran na kita para hindi mo na kami istorbuhin? Anong ginagawa mo dito? Eh, kasi... Okay, fine. Dodoblihin ko na lang ulit kung ano man ang binayad sa inyo, Miranda. Pero, ito ang sasabihin mo sa kanila. Permado, sir. Ma'am, kinuha nilang abogado si Attorney Financier para sa kaso ni Sofia Delgado. At mga kapatid niyo pa mismo ang umareglo sa usapan nila. Ito na napagkasundoan natin. Standby ka lang. Baka may ipatrabaho pa ako sa'yo. Thank you, ma'am. Sir, alis na po ako. Hindi ko alam kung kanino ako magagalit. Kilie Funasher for being such a pain o sa mga kapatid ko for turning against me. Honey, take it easy. Pinatrydor na pala kayo ng kapatid mo. Hindi mo pa alam. Eh, ba't di mo na lang si Santi yan? Kung kayong dalawa ang magtatrydor sa akin, tanggal kayo agad. I would fire you on the spot. I'm sorry. Hindi kita maalok eh. Bawal sa edad mo ito eh. Thank you. Alam mo, mas namimiss ko pa nga yung ice crumble na kinakain namin dati ni Kevin eh. Maybe it's not the food, but the company that eats it with you that you like. Ever the philosopher, Leo. Eh, yung anak ko, ano masasabi mo sa katigasan ng ulo niya? Simple lang yun. Manang-mana sa tigas ng ulo ng nanay. You know, this could have been a lot easier kung pagkagawa mo nung will mo, pinadala mo kagad sa akin. Nahanap sana natin kagad yung anak mo. Bakit nga ba hindi mo ipinadala? Kami na nga lang ang kakampi mo. Pinagbabantaan pa kami. Ah, Jessica. Ang ibig sabihin ni Bobby. Ah, kakampi mo kami, di ba? Hindi mo kami kaaway. Huwag kang mag-alala. Gagawa kami ng paraan. Mag-iisip kami ng ibang paraan para mahanap yung anak ni Madam Anna. You better. Dahil ako pa rin ang may-ari ng kumpanyang ito. Ako pa rin ang masusunod. Ako pa rin ang face of this toy company. Ako pa rin ang the toy princess. Oh, Jessica, are you okay? Oras na makita ko ang anak ni Madam Anna. Isang bagay lang ang sisiguraduhin ko. Na sa atin at hindi dyan sa social climber na yung mapupunta ang kumpanya. I'm a bad parent, Leo. A bad person, actually. Nung nabubuhay pa ako, ibinamigay ko ang anak ko. At ngayong nabigyan ako ng pangalawang buhay, puro kamalasan pa rin ang naidulot ko sa anak ko. Truthfully, Anna, you're not all that bad. Hindi nga, really. You know, napaka-weird pakinggan ito kasi bata kang maliit eh. I mean, alam ko si Anna ka talaga. Pero weird pa rin eh. Weird na kung weird. Tayo rin naman dalawa dito eh. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Well, alam mo ba na there was a time I was in love with you? Pinsan, pasensya na ha. Huwag kang magagalit kung tinutulungan namin si Madam. Nakakaawa na kasi siya eh. Oo nga, pinsan. Ang gusto lang naman namin ay magkapatid kayo mag-ina. Hindi ako galit sa inyo. At hindi ako magagalit kung tulungan niyo yung si Madam.
Pero nagsasayang lang kayo ng panahon kung umaasa kayo na magkakasundo pa kami. Siyang dahilan kung ba't namatay si Kevin. At hindi ko siya mapapatawad doon. Seryoso ka ba, Leo? Oo naman. Alam mo, actually, masasabi ko nga, kung ano yung meron ako ngayon, utang na loob ko sa'yo eh. Diyan naman ako hindi maniniwala. You're a brilliant lawyer, Leo. So, you have what you have dahil magaling kang abogado. Hindi. Wait. Let me explain. Alam mo ba, I was intimidated by you. Kasi, ang tingin ko, kung merong isang babae dito sa mundo na mas magaling sa akin, o at least katapat ko, ikaw yun eh. So I pushed myself to be a better man. You pushed me to be the best that I can be. Because you challenged me. Naku, hindi mo lang alam kung gano'ng pag-prepare ko noon para sa mga meetings natin. Kasi, lagi mong nakikita yung pagkakamali ko eh. At ako yung klase ng tao na ayokong makikitaan ang pagkakamali. So, gumaling ka lalo dahil sa takot sa akin? Ganon? Hindi takot. Professional respect. You know, you had that habit of correcting me. Pero at the same time, pinakita mo sa akin na kaya kong ayusin ang trabaho ko eh. And so that is why I respected you above everybody else. Pinilit kong maging worthy of the great Ana Malagastas. Eh, kaso, nung sa tingin ko, pwede na kitang ipurso. Wala na. Na-inlove na ako sa ibang babae. Nagkaanak na. Nagkapamilya. Now that, my friend, was a revelation. Ko rin siya, anak. Alam ko ang pakiramdam mo. Minsan tinatanong kong sarili ko kung bakit pa ako nabubuhay. Bakit sana namatay na lang ako para makasama ko na sila ng Nanay Teresa mo. Ay naman eh, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Huwag! Tapos maaalala ko na meron pa nga pala akong isang anak na nangangailangan sa akin. Kailangan kong bantayan at alagaan. Namimiss ko kapag namatay naman ako. Tay, tayong dalawa na lang yung natitira. Huwag mo akong iiwan, ha? Anak, alam kong sinisisi mo si Ana sa pagkamatay ni Kevin. Kaya kagalit sa kanya. Pero hindi niya ginustong nangyari. Kaya siya sinagip ni Kevin dahil walang ibang gusto si Kevin kundi magkasundo kayang mag-ina. Ayaw mo bang matupad ang kagustuhan ng kapatid mo na yun? Hindi ko siya ina. Hindi ko siya kamag-anak. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. So, ibig mong sabihin, hindi ako ganun kasama? E paano na yung mga tao ang inalisan ko ng trabaho? Yung mga negosyong pinabagsak ko? Yung mga inagawan ko ng business deals ng mga kumpanya? Hindi ba kasamaan yun? You were a shrewd businesswoman. Ginawa mo yung ginawa mo
para palaguin ang negosyo mo at para protektahan ito from your competitors. Pero wala kang ginawa na labag sa batas. Tuso ka? Yes. Pero you operated within the bounds of the law. Thanks for the moral booster, Leo. Pero ang kailangan ko sa'yo ngayon, legal advice mo kung paano ko maisasalin sa anak ko yung kumpanya ko. Meron akong advice para sa'yo. Pero hindi ito tungkol sa legal staff. Ito natutunan ko nung magkapamilya ko, magkaanak. Alam mo, lahat ng natutunan ko sa kolehiyo, sa law books, sa courtroom, lahat yan, walang may tuturo sa iyan sa pagiging isang magulang. Lahat ng natutunan ko sa pagiging ama, natutunan ko habang sinusubukan kong maging ama. Ang isang napaka-importanting natutunan ko through my parenting experience is this. You have to know who you are para malaman mo kung anong ituturo mo sa anak mo. Kung sino at kung ano ka, yun din ang kalalabasan ng anak mo. Nakadepende sa'yo kung anong mali at tama, kung anong pangit at maganda sa mata nila. Kung gusto mong turuan ang pagpapatawad ang mga anak mo, dapat matuto ka rin magpatawad. Anong ibig mong sabihin? Na in love ako sa iyo noon. Kaya kinilala ko kung sino ka. At sa paghalukay ko sa buhay mo, nalaman kong buhay pa ang nanay mo. Dito siya nakatira ngayon. Gusto mo na magkaayos kami ni Madam. Pero kasi hindi ko may alis yung galit ko sa kanya. Kevin, sana ikaw na lang nandito at hindi siya. Sana ikaw na lang. Matagal ko na sanang ibibigay sa iyo yan eh. Kaya lang, every time na ibibring up ko yung issue tungkol sa parents mo, sinasabi mong wala kang pakialam kung nasan ang nanay mo. Alam ko, magugulat ka eh. Because you grew up thinking na patay na ang nanay mo. At alam kong galit ka sa kanya dahil iniwang kanya. Leo, matagal ko nang alam na buhay ang nanay ko. At alam ko rin kung nasan siya. But as I've always said, wala na akong pakialam sa kanya. Hindi na magtatagal ang pagmamayari niya dito sa Toy Company. Kapag nakita natin ang tagapagmana ni Madam Ana, gagawin ko lahat para mailipat sa ating dalawa ang kumpanya. Then you should consider ang pag-amin na ikaw ang tagapagmana ni Madam. Ang dali ng buhay natin eh. Kung tatanggapin ko yung kumpanya, marami na tayong pera, hindi pa ako makukulong. You're stupid! Umising na kayo! Pupuntahan natin nanay ko! Baka ito na yung paraan para magkabati kami ni Sofia. Sino ka? Ako, si Anna.